May mga sandata ang Russia na maaaring mag-target sa ating mga satellite. Ang Russia ang pinakamalantad na hamon sa Amerika. At ngayon ay nagsasagawa na ito ng mapanganib na military satellite. Noong panahon ng Cold War, malaki ang puhunan ng Soviet Union sa iba't ibang programa sa kalawakan. Pareho para sa militar at sibil na layunin. Nag-develop sila ng malakas na industriya sa kalawakan at nagtayo ng malawakang infrastruktura para suportahan ang operasyon ng satellite. Gayunpaman, matapos ang Cold War at ang pagkabuwag ng Soviet Union, kinaharap ng Russia ang mga hamon sa pagpapalaganap ng mga importanteng bahagi ng programa ng Soviet sa kalawakan. Gayunpaman, simula noong early 2010s, nagsimulang bumangon ang Russia at makamit muli ang ilang mga kalayaan na nawala nito noong mga nakaraang dekada. Bagaman hindi pa ito ganap na natatapos, pinakita ng Russia na kayang itaguyod at maaaring palawakin ang kanilang presensya sa kalawakan. Ang programa ng military satellite ng Russia ay bahagi ng kanilang programa sa kalawakan na layunin ay mag-develop at mag-deploy ng iba't ibang uri ng satellite para sa mga militar na layunin tulad ng navigation, communication, intelligence, care at early warning. Ang mga satellite na ito ay mahalaga para sa pambansang seguridad at depensa ng Russia dahil nagbibigay ito ng impormasyon at suporta para sa kanilang mga operasyon sa militar at estratehikong pagpipigil. May mahabang kasaysayan ang programa ng militar na satellite ng Russia na nagmumula pa noong panahon ng Soviet Union kung saan ito ay malaking kalaban ng Amerika sa karera ng kalawakan. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, kinaharap ng programa sa kalawakan ng Russia ang maraming hamon tulad ng pagkat ng budget, mga technical na problema, katiwalian at mga international na sanctions. Bilang resulta, naiiwan ang programa ng militar na satellite ng Russia sa likod ng Amerika at iba pang mga bansa pagdating sa dami at kalidad ng kanilang mga satellite. Kaya't nagpapalakas ng mga pagsisikap ang Russia upang paspasan ang kanilang mga hakbang sa kalawakan. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation, naglunsad ang Russia ng 14 military satellite noong 2022 na nagdadala ng kabuuang bilang ng aktibong militar na satellite ng Russia sa 108 hanggang Disyembre 2022. Kasama dito ang 25 GLONASS Navigation Satellite, 48 Communication Satellite, 8 Electronic Intelligence Satellite, 5 Optical Imaging Satellite, 2 Radar Imaging Satellite, 6 na Early Warning Satellite, 5 Inspector Space Observation Satellite, 2 Geodetic Satellite at 5 Technology Development Satellite. Sinasabi rin ng ulat na ang gastusin ng Russia sa kalawakan para sa mga taong 2023, 2024 at 2025 ay aabot sa mga $4 billion bawat taon na katulad ng mga nakaraang taon. Gayunpaman, mas mababa ito kaysa sa budget ng kalawakan ng Amerika na umaabot sa $23.3 billion noong 2021. Ngayon, kamakailan lamang inilunsad ng Russian Space Agency na Roscosmos ang isang bagong defense military satellite sa kalawakan. Ang bagong satellite na ito ay pinadala sa kalawakan ilang araw bago ang pinakabagong lunar launch ng Russia. Para sa lunar mission, ang unang gawa ng Russia mula noong 1976, naghahanap ang Moscow na buhayin at palakasin ang pioneering space program ng Soviet Union. Ang launch na ito ay ang unang misyon ng bagong lunar project ng Moscow at naganap habang si President Vladimir Putin ay naghahanap na palakasin ang kooperasyon sa kalawakan kasama ang China matapos ang pagkasira ng ugnayan sa kanluran pagkatapos ng pagsimula ng pagsalakay ng Moscow sa Ukraine noong nakaraang taon. Gayunpaman, nabigo ang misyong ito noong ika-16 ng Agosto 2023 nang bumangga ang lander sa kalawakan ng buwan matapos ang isang hindi matagumpay na orbital maneuver. Ayon sa Roscosmos, ang Russian Space Agency, nawala ng kontak sa lupa ang lander ng maikli pagkatapos ng 11:57 UTC noong Sabado. At ang mga preliminary findings ay nagpapakita na ito ay nawala bilang resulta ng pagkabangga sa kalawakan ng buwan. Isang special na komisyon ang binuo upang imbestigahan ang sanhi ng pagkabigo. Tungkol naman sa satellite, ang Defense Military Satellite na tinatawag na Cosmos 2558 ay bahagi ng programa ng Russia sa Space Defense na layunin ay protektahan ang interes at seguridad ng bansa sa kalawakan. Nilunsad ang satellite gamit ang Soyuz 2.1V carrier rocket mula sa Plesetsk Cosmodrome sa rehiyon ng Arkhangelsky. Inianunsyo ng Russian Defense Ministry na naabot ng satellite ang itinakdang orbit nito at nasa ilalim na kontrol ng Aerospace Forces.
Ang eksaktong layunin at kakayahan ng satellite ay hindi alam ng publiko. Ngunit nagmumula sa ilang mga eksperto, ito ay isang bagong uri ng electronic intelligence satellite na maaaring mag-intercept at mag-analyze ng mga signal mula sa iba pang mga satellite, radar at mga sistema ng komunikasyon. Maaaring magbigay ito ng pagsusuri sa Russia sa mga aktibidades ng mga kalaban nito tulad ng Amerika at NATO sa kalawakan at sa lupa. Isang maagang Soyuz 2.1V launch vehicle na may dala ng spacecraft na i-develop para sa Ministry of Defense ng Russia ang inilunsad mula sa Plasat SK State Test Cosmodrome sa rehiyon ng Arkhangel SK ng Combat Crew ng Space Force. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ang paglunsad ng launch vehicle at pag-insert ng spacecraft sa target orbit ay naging maayos. 3 minuto pagkatapos ng pagangkas, ang Soyuz 2.1V launch vehicle ay in-escort ng mga pasilidad ng Ground Automated Control System ng German Titov Main Test Space Center. Bukod dito, nagpadala rin ang Russia ng maraming satellite sa kalawakan para sa iba't ibang layunin. Kabilang sa mga ito ang GLONASS. Ito ang Global Navigation Satellite System ng Russia na nagbibigay ng serbisyo sa positioning, navigation at timing ng mga taggagamit sa buong mundo. Katulad ito ng US GPS system, ngunit may mas mababang accuracy at coverage. Sinusubukan ng Russia na modernisasyon at palawakin ang kanyang GLONASS constellation, ngunit kinakaharap ang mga pag-antala at paggabigo sa ilang mga launch nito. Nagpaplanong maglunsad ang Russia ng mas maraming GLONASS satellites sa mga darating na taon, kasama na ang mga bagong modelo ng GLONASS K2 at GLONASS KM na inaasahan na magpapabuti sa performance at reliability ng sistema. Lattice S1, ito ay isang serye ng electronic intelligence satellites na dinisenyo upang mag-intercept at mag-analyze ng mga signal mula sa mga dayuhang military at sibil na pinagmumulan. Ang mga satellite na Lattice S1 ay maaari ring mag-conduct ng radio direction finding at geolocation na pinagmumulan ng mga signal. Simula noong 2009, inilunsad ng Russia ang 6 na Lattice S1 satellites at may plano silang maglunsad pa sa inaharap, Cosmos 2549. Ito ay isang kontrobersyal na military satellite na pinaniniwala ang isang weaponized spacecraft na maaaring magmaneuver ng malapit sa iba pang mga satellite at sirain ang mga ito gamit ang mataas na kapangyarihang laser. Inilunsad ng Russia ang Cosmos 2549 noong 2021 at inakusahan ng Amerika ang Russia ng pagsasagawa ng mapanganib na hindi responsableng mga aktibidad sa kalawakan tulad ng pagsamantala sa isang US spy satellite at pagsusubok ng kanilang laser weapon. Tinatanggihan ng Russia ang mga aligasyong ito at itinuturing ang Cosmos 2549 bilang isang mapayapang inspector satellite na maaaring suriin ang kalagayan at estado ng iba pang mga satellite. Nasa legal na karapatan ng Russia na magpadala ng satellite sa kalawakan. Pero kung lahat ay gagamitin ang mga satellite na ito bilang mga armas, maaaring magkaroon ito ng maraming negatibong epekto. Ang weaponization ng kalawakan ay maaaring magdulot ng pagkasira sa strategic balance at stability sa pagitan ng mga malalaking kapangyarihan at maaaring mag-ugat sa international at national na seguridad ng lahat ng mga bansa. Maaari rin itong makasira sa mga umiiral na mga instrumento sa arms control, lalo na sa may kaugnayan sa mga nuclear weapons at missiles. Ang militarization ng kalawakan ay magpapataas din ng posibilidad ng gyera, sakop ang kalawakan at sa lupa. Dahil ang mga bansa ay magpapakatitigang proteksyonan ang kanilang mga ari-arian at interes sa kalawakan at gamitin din ito upang manakot o atakihin ang kanilang mga kalaban. Maaari din itong magdulot ng banta sa mapayapa at komersyal na paggamit sa kalawakan tulad ng communication, navigation, weather at science na umaas sa mga satellite at iba pang mga sistema sa kalawakan. Kung wala ng mga treaty at resolution na magre-regulate at maglilimita sa armament sa kalawakan, maaaring harapin ng international community ang mga malupit na bunga. Sa uli, ang weaponization ng kalawakan ay maaaring magdulot din ng panganib sa kalikasan at sa kakayahan ng kalawakan na maging sustainable dahil maaaring magdulot ito ng mas maraming space debris at pollution na maaaring magdulot ng pinsala o pagkasira sa umiiral at mga future na space systems at ilagay sa panganib ang buhay ng mga astronaut at iba pang mga space traveler.
Maari rin itong magpataas ng panganib ng mga aksidente at conflict sa kalawakan na maaaring umakyat sa mas malalaki at mas mapinsalang giyera. Bukod dito, ang weaponization ng kalawakan ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa etikan at moral ng mga values ng tao dahil maaaring labag ito sa mga prinsipyo at mapayapang coexistence at cooperation, pati na rin sa dignidad at karapatan ng lahat ng mga nabubuhay. Sa kasalukuyan, wala pang isang komprehensibong international law o treaty na nagre-regulate o nagbabawal sa weaponization ng kalawakan. Gayunpaman, may mga umiiral at mga proposed legal instrument na nag-address sa ilang aspeto ng isyong ito tulad ng paggamit ng mga weapon of mass destruction, ang mapayapang exploration at paggamit ng outer space, ang responsibilidad sa pinsalang dulot ng mga space objects at ang pag-iwas sa arms race sa outer space. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga space plans ng Russia? Ahantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.